Pagliko ng motorsiklong yan sa Sorsogon, bigla itong sumemplang. Muntik pa itong mabangga ng kasalubong na truck. Mabuti na lang at nakapreno ito kaagad. Nagtamo ng sugat ang rider at angkas nito na kapwa menor de edad. Wala rin silang helmet. Itinalaga ng Kingdom of Jesus Christ si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang administrator ng properties nito. Inanunsyo yan ng grupo sa gitna ng hiling ng komite ng Senado na arestuhin si Pastor Apollo Kibuloy. May report si Salima Refran. Hindi lang sa imbestigasyon ng Senado pinadadalo si Pastor Apollo Kibuloy para ito sa umano'y pang-aabuso niya sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. May sabihin na rin siya sa kamera para naman sa pagdinig sa mga panglabag umano ng Sunshine Media Network o SMNI sa kanilang prangkisa. Ang SMNI ang broadcast arm ng KOJC. Pero sa isang liham sa House Committee on Legislative Franchises, sinabi ng kampo ni Kibuloy na hindi siya dadalo sa committee hearing sa March 12. Honorary chairman na lang daw kasi ang pastor at 2018 pa hindi kasama sa pamamahala at operasyon ng SMNI. Kasabay nito, nagbigay ang kampo ni Kibuloy ng mga pangalan na pwedeng maging resource person sa pagdinig. Sa social media platform na X, ibinalita ng SMNI na itinalagang bagong administrator ng properties ng KOJC si dating Pangulong Rodrigo Duterte, spiritual advisor ng dating Pangulo si Kibuloy. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ni Duterte at ng KOJC. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang abogado ni Kibuloy na si Attorney Ferdinand Topacio. Ginawa ang anunsyo sa gitna ng pag-contempt at hiling na pag-aresto ng Senate Committee on Women and Children kay Kibuloy at sa pagsasapubliko ng Korte sa Amerika ng arrest warrant ni Kibuloy para sa mga kaso ng sex trafficking, cash smuggling at iba pa. Binuhay rin muli ng Department of Justice ang sexual abuse at human trafficking charges laban kay Kibuloy. Sabi naman ng DOJ, wala pa silang natatanggap na extradition request para kay Kibuloy. Salima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukod sa surot at daga, may nakita na rin daw na ipis sa Naiya. Tingin naman ng Department of Transportation, luma na ang video ng dagang namataan sa Naiya Terminal 3. May report si Katrina Son. Sa video na kuha ni Jack Cano, makikita ang dagang ito na tumatakbo papunta sa kumpol ng mga pasahero sa Naiya Terminal 3. Ang ilang pasahero napatili, may tumuntong pa sa upuan. Ang video kumalat sa social media matapos ang surot na nakita sa Naiya. Si Mayet Latiban at kanyang asawa, ipis naman daw ang nakita noong nakaraang linggo. Ipis maliit, tapos muntik na maapakan ng anak ko. Kinausap niya yung isang personnel, pinalinis na yung nahihiya ako. Kasi sa kanila sanay sila na malinis yung airport nila. Dismayado rin si Maricel Evans na galing Australia. Ayokong mag sugarcoating pagdating sa cleanliness, parang sobrang nakakaya talaga. Ayon naman sa DOTR, ang video kung saan makikita ang isang daga na tumatakbo malapit sa boarding gate sa Terminal 3 ay maaaring lumang video na. It's possible na that video happened many, many years ago. Parang tingin ko parang hindi naman ngayon lang yan. Dagdag pa niya, may pest control system namang ipinatutupad sa Naiya. Sinubukan ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng Manila International Airport Authority, ngunit wala pa silang tugon. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Abiso sa mga suki ng PNR o Philippine National Railways. Simula March 28, Huwebes Santo, hindi na biyabiyahe ng 5 taon ang mga tren nito sa Metro Manila dahil sa ginagawang North-South Commuter Railway Project. May mga bus namang ide-deploy ang Department of Transportation para punan ang ruta ng PNR. Sa mga bus na northbound o mula Alabang papuntang Tutuban, 5 a.m. ang first trip at ang last trip ay 6:10 ng gabi. Sa mga southbound na bus o Tutuban pa Alabang, 7 a.m. ang unang biyahe at 9 p.m. ang huling biyahe. Arestado ang isang suspect sa online pambubugaw sa kanyang batang pamangkin at kapitbahay. Niraid ng NBI Human Trafficking Division ang isang bahay sa Baliwag, Bulacan. Nadatnan doon ang suspect pati ang mga biktimang 6 at 9 taong gulang.
Na-recover sa bahay ang gadget na may malaswang litrato ng mga bata na inilalako sa mga dayuhan. Ayon sa NBI, itinimbre ng kanilang Australian counterpart ang mga illegal na gawain ng suspect matapos mahuli ang isang Australian pedophile na may child sexual abuse material na galing Pilipinas. Humingi ng tawad ang suspect na aminado sa kasalanan. Patong-patong na reklamo ang kakaharapin ng suspect na nakatakdang dalihin sa bilibid. Pinaghahanda ni Chinese President Xi Jinping ang kanilang militar para sa anyay military conflict sa dagat. Yan daw ay para maprotektahan ang kanilang maritime rights at interests, pati ang pagpapaunlad sa kanilang maritime economy. Mahalaga raw na makapagpatatag ng cyberspace defense systems at mapalakas ang network security nila. Sinabi yan ni Xi Jinping sa taunang parliament meeting ng China. Ayon naman kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., pinapalakas na ang kakayahan ng Pilipinas para protektahan ang ating mga teritoryo at exclusive economic zone. Dumami pa ang mga Pilipinong walang trabaho nitong Enero. Sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA, 2.15 million na Pilipino ang walang trabaho, mas marami sa 2.09 million noong Oktubre 2023. Mas kaunti rin ang mga babaeng kabilang sa labor force na nasa 49.3% habang 72.9% ay mga lalaki. Sabi ng ilang aplikante, mas mahirap maghanap ng trabaho kung babae, lalo't ilang kumpanya na ang nagtatanong kung may anak sila. Paalala ng Department of Labor and Employment, di dapat maging batayan sa hiring ang gender, status o edad. Sa panayam naman ng Damangahas interview, sinabi ni Dr. Annie Geron, isa sa convener ng Women's Workers United, malaki pa rin ang gender gap pagdating sa oportunidad at pagtrato sa mga empleyado. Hindi pa rin natin nababasa yung paningin na ang babaeng nagtatrabaho ay pang-suporta lang. At ang kinikilalang breadwinner o tagapagtaguyod at dapat kumita ay ang kalalakihan. Honored daw si Heart Evangelista na maging cover ng isang Malaysian fashion magazine. Very grateful naman si Jeneline Mercado sa sunod-sunod na proyekto. May report si Katatibayan. Pwede ba umalis ka na dito? Muna kaming guluhin. Pwede ba? Bitawan mo nga ako. Nasasaktan ako. Buntis ako. Wala akong pakialam kung buntis ka. Bernard. Painit ng painit ang mga eksena sa Love, Die, Repeat. Kaya si Angela, played by Jeneline Mercado, happy sa magandang feedback ng viewers. Masaya na maraming mga nanonood na nakaka-relate dun sa kwento. Naku, ang dami pa lang. Ang daming mga nasasaktan lately. Pero kung sa serye maraming kamalasan si Angela, in real life, blessed daw si Jen. Bukod sa bagong album, may sinushoot din daw siyang bagong pelikula. Juliver was enchanted to meet Taylor Swift. Lumipat pa Singapore sina Julian San Jose at Raver Cruz. Kasama ang mga kapatid ni Julie para matupad ang kanilang wildest dreams. Definitely a core memory para sa Limitless Star ang The Eras Tour. Matapos umaten sa Paris Fashion Week, cover naman ngayon si Heart Evangelista ng isang Malaysian fashion magazine. It's an honor daw para sa global icon na maging headline ng 20th anniversary nito. Katatibayan, nagbabalita para sa GMA Integrated News.